Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Taxi Driver na napalabas noong 2021. Ito ay patungkol sa isang lalaki na nagmamaneho ng deluxe taxi na kung saan ang mga pasahero niyang naaapi ay tinutulungan nila para makapaghiganti sa mga nangagrabyado sa kanila. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang palabas ng gumawa si Cho Duchul ng isang napakasamang bagay na talagang ikinagalit ng maraming tao. Nagsisimulang magsalita ang mga tao sa buong bayan tungkol sa kanyang ginawa at mararamdaman mo kung gaano kagalit ang lahat. Pagkalabas niya sa kulungan, isang malaking grupo ng malungkot na tao ang nagsasama-sama sa labas ng bilangguan. Nagsisigawan sila at nagtataas ng mga karatula para ipakita na naaalala pa rin nila ang ginawa niya at hindi pa siya pinapatawad. Alam ni Jo Jimo, ang nangungunang abogado na tiniyak na makukulong si Duchul sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, at ngayon ay nakakakuha ng maraming tao na nagsasabi ng masama tungkol sa kanya. Nagtataka ang ilang tao kung bakit wala na si Duchul sa kulungan, ngunit malino na hindi si Jinwo ang nagpa siya na palayain si Duchul. Ang mga hukom ang gumawa ng desisyong iyon. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, ang isang matalinong babae na nagngangalang Ann Goyan ay nanonood mula sa isang tagong lugar na binibigyang pansin ang mga nangyayari. Siya ay talagang mapagmasid at tila interesado sa kung ano ang nangyayari sa Sashti Duchul. Habang ang mga tao sa labas ng kulungan ay lalong nagkakagulo, isang deluxe taxi ang dumating sa mismong pasukan ng kulungan. Mukhang dumating ang taxi sa tamang oras para tulungan si Duchul na makawala sa namumuong galit. Habang paakay si Duchul sa taxi, mararamdaman mong gama na ang pakiramdam niya. Parang isang malaking pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat at hindi niya iniisip ang kanyang masamang nakaraan o ang panahong nakakulong siya ngayon. Siya ay umaasa at tila mas interesado sa kung ano ang nasa unahan sa kalsada kaysa sa mga galit na tao sa likod niya. Habang ang taxi ay nagmamaneho sa lungsod, nagsisimula itong mapansin. Maraming mga news van at reporter ang mabilis na nagmamaneho, umaasang makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa buhay ni Duchul pagkatapos ng kulungan. Ngunit sa loob ng taxi, si Duchul ay nag-iisip tungkol sa isang pangunahing bagay, ang pagbabalik sa taong gumanap ng malaking papel sa pagpapadala sa kanya sa kulungan at pagpapabayad sa kanila para sa lahat ng mga taon na nakulong siya. Sa gitna ng lahat ng kalituhan, pinipigilan ni Goyan ang lahat sa ilalim ng kontrol. Siya ay nananatiling kalmado at sinabi sa driver kung saan pupunta, kahit na ang mga lansangan ng lungsod ay talagang abala. Ngunit si Duchul, na palaging kinakabahan, ay hindi nakikinig sa ilang usapan ng driver at nagsimulang mag-alala na baka sila ay mahuli. Magaling talaga ang driver sa kanyang ginagawa at mahusay na umiiwas sa mga sasakyang sumusunod sa kanila. Sa isang punto, nagawa ng kasamahan ng driver na harangan ng daan at nagpanggap silang nasira ang sasakyan nila. Dahilan para hindi na makahabol ang mga sumusunod sa kanila. Ngunit talagang nag-aalala si Duchul nang mapansin niya na hindi pumunta ang taxi kung saan niya gusto pumunta. Galit na galit siya na sinimulan niyang pananakot sa driver. Gayunpaman, hindi natatakot ang driver. Nanatili siyang kalmado kahit galit na galit si Duchul. Lumalala ang sitwasyon. Si Duchul, pakiramdam na naiipit siya, ay sinubukang kalabanin ng driver. Pero ang ikinagulat niya, malakas ang driver at hindi madaling talunin. Habang nahihirapan sila, nalaglag ang tracker sa bukong-bukong ni Duchul. At pagkapasok ng tunnel ay nakita ng driver ang isa pang deluxe taxi. Ni-reverse ng driver ang taxi niya at nalaman natin na kasabuat nila ang isa pang taxi na ito at inilipat nila ang bag ni Duchul kasama na ang tracking device. Pagkatapos, binago nila ang hitsura ng kanilang mga sasakyan upang ang taxi kung nasaan si Duchul ay magmukhang regular na kotse lang sa kalsada. Ang kotseng humahabol sa kanila ay nataranta at sinusundan ng maling taxi. Ang mga taong sinusubukang hulihin sila ay naisahan nila. Sa isang mataong taxi stand, tinapos ni Kim Dogi ang kanyang trabaho at binibilang ang perang kinita niya para sa araw na iyon. Sa ibang bahagi ng lungsod, nakipagkita si Jong Sanchul na mula sa Rainbow Taxi Foundation kay Jinwoo sa opisina ng abogado. Ang pangunahing layunin ng foundation na ito ay tulungan ng mga taong nasaktan o hindi trinitrato ng makatarungan. Talagang interesado si Sanchul na makilala ang taong magiging aktibong kasangkot sa kanilang misyon. Sa ospital, may magandang balita. Nagising si Omon Kang mula sa matagal na pagkawala ng malay, at napakasaya nito para sa kanyang ama at kay Kang Hana, na tumulong sa kanya na makakuha ng medikal na atensyon ng mabilis. Gayunpaman, medyo nalilito si Moon Kang. Hindi niya maalala ng maayos ang mga bagay-bagay, at iniisip niya na si Hana ang kanyang kasintahan. Para makasigurado na hindi siya aalis, lalo na dahil nasangkot siya sa ilang malilim na bagay noon, nilagyan siya ng posas ni Hana.
Habang si Hana at ang kanyang kasamahan, si Wang Minho ay naghahanda na para kunin si Moon Kang nang may nangyaring hindi inaasahan. May dumating na bagong pasyente, at parang magiging mas komplikado pa ang mga bagay-bagay. Mabilis na nakipagkita si Hana sa kanyang amo, si Jinwoo. Gustong-gusto niyang pag-usapan ang kaso ni Du Chul, lalo na't nawawala na ito, at nag-iimbestiga na ngayon ng mga pulis. Dito, ipinakilala siya ni Jinwoo kay Song Chul. Nagulat si Hana nang malaman niyang makakatrabaho niya ito. Alam ni Song Chul ang mahusay na trabaho ni Hana, at nasasabik siyang maging kapartner niya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, naghahatid si Doki sa isang customer sa paligid ng bayan. Tumutugtog ang radyo, at pinag-uusapan nila ang misteryosong pagkawala ni Du Chul. Medyo nag-aalala ang pasahero tungkol sa kung ano ang nangyayari para sa nakababatang henerasyon. Sa sandaling iyon, nakita ni Doji ang isang kotse na puno ng mga bata na nagsasaya at kumakanta, ngunit biglang may ilang masamang tao ang nagsimulang humabol sa kanila. Humihingi ng tulong ang mga natatakot na bata. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sila Doji ay humahadlang sa mga masasamang tao, handang harapin sila. Nang harapin siya ng mga tulisan, nagulat sila. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Doji ay talagang kahanga-hanga, at lahat, kasama ang isa pang taxi driver, ay lubos na namangha. Sa isang kalmadong silid ng ospital, nagising si Kang Maria, napasa ng matinding kalungkutan. Dahil sa labis na damdamin, tahimik siyang umalis sa ospital at napunta sa isang tulay, na nag-iisip tungkol sa isang napakalungkot na pagpipilian. Ngunit nang tatangkain na niyang tumalon ay napansin niya ang isang sticker sa isang poste ng lampara. Ito ay isang ads para sa isang magarbong serbisyo ng taxi na nangangako na tutulong sa mga taong naghahanap ng paghihiganti. Habang nawawala siya sa kanyang pag-iisip, nagpakita si Doki at pinigilan siyang lumapit sa gilid ng tulay. Mukhang nag-aalala siya, at malumanay na tinanong kung ano ang bumabagabag sa kanya. Sa sobrang lungkot, nagsimulang umiyak si Maria, at sinabi sa kanya ang tungkol sa mahihirap na bahagi ng kanyang buhay. Ikinwento niya ang kanyang malungkot na pagkabata sa isang bahay ampunan, kung saan madalas siyang hindi pinapansin dahil sa kanyang kapansanan. Iyon ay, hanggang sa napansin ng isang social worker na nagngangalang Choi Jong-suk ang kanyang potensyal at inalok siya ng trabaho na may napakagandang benepisyo. Puno ng pag-asa, tinanggap ni Maria ang alok na nangangarap ng magandang kinabukasan. Nakalulungkot, nasira ang kanyang pag-asa. Sa halip na trabahong ipinangako sa kanya, napunta siya sa isang planta ng pagproseso ng isda kung saan gusto nilang maglinis siya ng isda. Ito ay talagang mahirap para sa kanya dahil mayroon siyang matinding takot sa isda. Ang hamak na may-ari. Natuwa si Park Joo-chan sa kanyang takot at gumawa ng kakilakilabot na mga bagay, tulad ng pagtulak ng kanyang ulo sa isang balde na puno ng isda, na halos malunod siya. Nang sinubukan niyang humingi ng tulong, nasaktan siya ng husto at nawala ng malay. Naaalala niya na nagising siyang basang-basa at pinilit na magtrabaho, kahit natakot na takot siya. Hinaharap pa rin ni Maria mga kakilakilabot na nangyari sa kanya. Dinala siya ni Doki sa isang game machine sa malapit. Nang magsimula siyang maglaro, may lumabas na mensahe. Nagtatanong kung gusto niyang mag-high-ganti. Ipinapakita sa screen ang mga larawan ni Park Joo-chan at ang mga kahindik-hindik na bagay na ginawa niya. Desidido na talaga si Maria ngayon. Kaya pinili niya ang paghihiganti. Nagpa siya na humingi ng hustisya para sa kanyang pinagdaanan. Sa central office ng Rainbow Taxi, sina Pyeonggo at Jinyeon ay nakatanggap ng mga mensahe sa kanilang mga lumang pager. Sinasabihan silang lumapit. Magkasama sila, umaasang darating si Doki. Samantala, pumasok si Goyen at tumingin sa paligid para hanapin si Doki. Pabirong hinihiling ng mga mekaniko kay Goyen na gawin na lang mga smartphone ang contact nila at hindi na pager, ngunit sinabi niyang hindi, binabanggit ang mga kamakailang paghack sa kanilang mga system. Hindi nagtagal, dumating si Doki, at nagsimula silang lahat sa pag-aayos ng kanilang espesyal na deluxe taxi. Sa kanilang trabaho, nagbabahagi si Doki ng balita tungkol sa isang bagong trabahong nakuha nila, isang kliyenteng gustong mag-high-ganti. Dahil dito, iniisip ng team ang tungkol sa etika ng kanilang trabaho, at kung hanggang saan ang dapat nilang gawin upang matupad ang mga kagustuhan ng isang kliyente. Habang pinag-uusapan nila ito, tahimik na sinusubukan ni Goyen na matutupad tungkol sa nakaraan ni Doki. Nang maglaon, nang makipagkita si Doki kay Song Chul, ipinahayag niya ang kanyang mga alalahanin tungkol kay Du Chul dahil hawak ito ngayon ni Baek Song-mi na isang kilalang loan shark na talagang walang awa. Ngunit si Song Chul ay determinado at iniisip na may higit pa sa kwento. Sa isang pagpupulong para planuhin ang kanilang diskarte, nakikinig ang team sa isang audio recording na nagbubunyag ng mga masasamang bagay na pinagdaanan ni Maria.
Ang kanyang malungkot na kwento, kasama ang katotohanan na ang isang tiwaling pulis na nagngangalang Chief Kim ay sangkot, ay lalong naging determinado sa koponan na tulungan siya. Bilang bahagi ng kanilang plano, si Doki ay naging marangyang taxi driver, habang si Goyen at ang iba ay naghahanda sa isang undercover na sasakyan. Mula sa kinaroroonan ni Doki, napansin niya ang ilang mga bagay na nakababahala sa pinagtatrabahuan ni Maria, kaya lalo siyang naghinala. Si Jokan at Jonggon, na hindi naghihinala ay nakaramdam ng gutom, ay nagpa siya na umorder ng manok pagkatapos makatanggap ng polyeto mula sa isang tao. Hindi nila alam na ginawa pala talaga ni Kyanggo ang brochure na nagpapanggap na nagtatrabaho sa lugar ng manok. Habang nag-o-order silang dalawa, nakakuha ng signal si Goyen at sinabihan sina Kyanggo at Jinyo na maghanda ng isang espesyal na order ng manok. May mga pampatulog ang manok, at hindi nagtagal ay nakatulog na sina Jokan at Jonggon. Nagbigay daan nito kay Doki para matingnan ng paligid at mahak nila ang kanilang mga telepono. Nagalit talaga siya nang makita niya ang mga pictures ni Maria sa phone ni Jonggon. Habang nangyayari ang plano, nagsusumikap si Hana upang malaman kung ano ang nangyari kay Dutchel. Nagulat siya nang matuklasan na ang taxi na nagsakay kay Dutchel ay isang Peking Deluxe taxi. Nakipag-ugnayan ito kay Song Chul na kilala sa kanyang negosyo sa taxi. Gayunpaman, mariin niyang itinanggi ang pagkakaroon ng anumang mga deluxe taxi. Sa kanyang opisina, na napapaligiran ng mga file at papel, sinimula ni Hana na ay kanekta ang mga tuldok at napansin na may hindi katumbas sa pagitan ng Peking taxi at ng tunay na marangyang taxi. Samantala, sa ibang lugar, nakita natin si Song Chul kasama si Song Mi na pinag-uusapan ng ilang lihim na plano patungkol kay Du Chul. Sa isang tahimik na sandali ng pagmumuni-muni, bumalik sa isipan ni Song Chul ang nakaraang 4 na taon. Naalala niya ang isang napakalungkot at nakakatakot na sandali nang matagpuan niya si Doki, na natroma, at nakita niya si Doki na pinapanood ang paghuli sa pumatay sa nanay niya at yun ay si Nam QGM. Bakas sa mga mata ni Doki kung gaano siya nagulat at kagalit. Ang pulis ay gumawa ng isang bagay na napakatapang sa pamamagitan ng pagtatangkang pinosesan si Doki. Na nagdadalamhati imbes na si Kyujong at mas ikinagalit ni Doki. Sa sandaling iyon nag-alok si Song Chul na kilala tungkol sa karanasang militar ni Doki na tulungan siyang makaganti. Dinala niya si Doki sa gitna ng Rainbow Taxi, kung saan mayroon silang talagang advanced na teknolohiya at iminungkahi niya na si Doki ang maging mukha ng kanilang operasyon bilang driver ng Deluxe Taxi. Ang pahayag ni Song Chul ay pinaghalong kalungkutan at optimismo. Sinabi niya na ang lipunan kung minsan ay nanonood lamang at walang ginagawa na nagpapahintulot sa mga taong tulad ni Kyujong na maging masama at ang batas ay madalas na hindi makakatulong sa mga biktima tulad ng ina ni Doki. Ikinwento niya ang sakit na naramdaman nilang dalawa, ibinahagi niya ang sarili niyang kwento ng pagkawala ng kanyang mga magulang sa isang kakilakilabot na pagpatay, isang sugat na hindi na talaga naghihilom at kung paano niya gustong maghayganti. Sa kanilang magkakasamang kalungkutan at matinding pagnanais para sa hustisya, hiniling ni Song Chul kay Doki na samahan siya sa paghihiganti ng walang tigil. Matapos makuha ang pag-aproba ni Maria para sa kanilang plano sa paghihiganti, nagsimulang magtrabaho si Song Chul at ang koponan ng Rainbow Taxi. Nagsimula si Doki sa pamamagitan ng pag-checkout sa lugar ng trabaho ni Maria, at nalaman na hindi patas ang pagtrato sa mga empleyado doon pagdating sa kanilang sweldo. Pagkatapos ay nagpapanggap siyang interesadong bumili ng inasna na isda para mapalapit kay Jokhan. Nagkita sila sa magarbong silid ni Jokhan na puno ng mga artikulong pumupuri sa kanya. Sumama sa kanila si Jonggon upang pag-usapan ng pagbebenta ng 50 drum ng inasna na isda tulad ng gusto ni Doki. Bago umalis, tinitiyak ni Doki na naiintindihan nila na gusto niyang maihanda ang buong order sa loob ng 48 oras. Ang maikling limitasyon sa oras ay ginagawang suriin ni na Jokhan at Jonggon kung gaano karaming inasna na isda ang mayroon sila. Ngunit nalaman nila na marami sa mga ito ang bulok na. Ang hindi nila alam ay nakikinig si Doki at ang kanyang team sa kanilang pag-uusap at natututo ng mahalagang bagay tungkol sa kung saan kinukuha ni Jokhan ang kanyang inasna na isda mula sa China. Sa impormasyong ito, si Doki at ang kanyang koponan ay tumingin ng mas malalim at may nalaman na hindi maganda. Si Jokhan at Jonggon ay malalim na nasangkot sa isang malaking operasyon ng smuggling. Natuklasan din nila ang isang nakakagambalang koneksyon sa pagitan ni Jokhan at ng tiwaling pulis, si Chief Kim, na nagpabalik kay Maria sa kanyang mga nagpapahirap noon. Sa isang lihim na pagpupulong, nakipagkita sina Jokhan at Jonggon kay Jongsook. Hinihiling nila sa kanya na maghanap ng mga bagong manggagawa na hindi alam kung ano talaga ang nangyayari, upang palitan si Maria. Sinabi ni Jonggon na gusto niyang pakasalan si Maria, kaya mahalaga na makahanap kagad ng kapalit. Si Jongsook ay hindi sigurado sa una, ngunit sa huli ay sumang-ayon.
Binanggit din niya na kapag natagpo ang patay si Maria, maaari silang makakuha ng maraming pera mula sa mga pagbabayad ng insurance. Kasabay nito, natuklasan ni Goyen ang isang bagay na nakakagulat. Nalaman niya na nakasign up si Maria sa 10 iba't ibang kumpanya ng insurance, at lahat ng perang kinikita niya ay napupunta sa mga insurance account na ito. Ang masalimuot na sistema ng insurance na ito ay nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa kung gaano kalaki ang sinasamantala kay Maria, at ginagawang mas komplikado ang pag-unawa ng koponan sa kanyang sitwasyon. Upang mahuli si Jong-suk, nagpa siya si Song-chul na makipagkita sa kanya, na nagpapanggap na interesadong bumili ng insurance. Habang nag-uusap sila, nag-aalok sa kanya si Jong-suk ng maraming pagpipilian, at napakahusay niya sa kanyang trabaho. Nakikita ni Song-chul kung bakit madali niyang napapaniwala ang mga tao. Naaalala pa niya kung paano nagpasalamat si Maria kay Jong-suk, at binigyan siya ng regalo. Sa kabila ng mapanghikayat na sales pitch ni Jong-suk, nagpa siya si Song-chul na huwag bumili ng kahit ano at umalis. Samantala, ang koponan ay masigasig na nagtatrabaho upang mangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa mga problema sa Salted Fish Company. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, habang pauwi si Jong-suk, may dumaan na sasakyan at natalsikan siya ng tubig. Magagalit na sana siya nang makita niyang si Song-chul ang driver. Mabilis na humingi ng tawad si Song-chul, at pagkatapos ay sinabi niyang interesado siyang bumili ng insurance sa pag-aakalang may pagkakataon siyang magbenta. Pumasok si Jong-suk sa kotse, ngunit biglang nagbago ang mga bagay nang magulat siya sa loob ng kotse at napagtanto na nalinlang siya. Hindi pinauwi ni Song-chul si Jong-suk. Sa halip, dinala niya siya sa isang nakatagong lugar kung saan naghihintay ang iba pang pangkat ng Rainbow Taxi. Gusto nilang malaman ng higit pa tungkol kay Maria at kung nasaan siya. Sa wakas ay sinabi ni Jong-suk sa kanila ang lahat ng nalalaman niya. Bago sila umalis para masiguradong walang makakasunod sa kanila, sinunog ni Song-chul ang kanyang sasakyan. Sa ibang lugar, nagpanggap si Doki bilang isang magnanakaw. Nakamaskara siya at nagawa niyang manako ang mga inorder niyang inasna na isda kila Jong-gun. Dahil sa nangyari ay namroblema sila Jong-gun dahil hindi nila mabibigay ang panangakong dami ng inasna na isda dahil ninakaw ito. Pero nagbait-baitan si Doki at sinabi na dadagdagan pa niya ang order niya at kailangan nilang masiguro na mabibigay na nila ito sa kanya. Pagkatapos ay pumunta si Song-chul sa bahay ni Song-mi para magbigay ng pera sa isang lalaking nangangailangan ng pautang. Bilang kapalit, nangako ang lalaking ito na babantayan si Dutchel para kay Song-chul. Bago umalis, tinitingnan ni Song-chul ang footage upang matiyak na maayos ang kalagayan ni Dutchel. Kasabay nito, abala si Chief Kim sa pagsisikap na makakuha ng pera mula sa isang may-ari ng food stall kapag nakakuha siya ng mahalagang tip tungkol sa lokasyon ni Maria. Excited na talaga siya, kaya tinawagan niya si Jokhan at humingi ng karagdagang pera. Ang hindi niya alam ay nasa likod niya si Doki sakay ng taxi. Naglagay si Doki ng metal na bar sa harap ng kanyang taxi at binilisan ang paghabol kay Chief Kim. Binangga niya ang kanyang taxi sa kotse ni Duchol at kinuha ang kamera ng sasakyan ng pulis bago umalis. Samantala, nadatnan ni Hana at ang kaibigan niyang si Minho ang abandonadong taxi na sinakyan ni Duchol. Nadiskubre lamang nila ang kanyang bag at isang tracking device sa loob. Iniisip ni Minho kung maaaring ninakaw ni Sagyan ng taxi, ngunit parang may hindi tama. Pagkatapos, nakatanggap si Hana ng tawag mula sa kanyang amo, si Jinwoo, na nagtuturo sa kanya na huminto sa pag-iimbestiga at bumalik sa opisina. Nang makilala ni Song-chul si Hana sa istasyon ng pulis, napansin niyang hindi maganda ang pakiramdam niya. Sinabi niya sa kanya na nagkaroon siya ng mahirap na pakikipag-usap kay Jinwoo. Nag-aalok si Song-chul na bilhan siya ng kape, at habang nag-uusap sila, sinisikap ni Hana na matutupad tungkol sa kung paano maging isang deluxe taxi driver. Hindi tumutugma ang sinasabi ni Song-chul sa kanyang nalalaman tungkol kay Doki. Isang gabi, binisita ni Goyen si Maria, na nagkataong bihasa sa computer. Napansin niya si Maria na umiinom ng ilang mga table tas at tinanong siya tungkol sa mga ito. Si Maria, sa pag-aakalang mga regular na health pill ang mga ito, ay nagulat nang sabihin sa kanya ni Goya na ang mga ito ay birth control pills talaga. Ang paghahayag na ito ay nakakagambala kay Goyen, at mabilis niyang ipinaalam kay Doki ang tungkol dito. Pareho silang nag-aalala sa sitwasyon. Samantala, nadatna ni Doki si Jong-gun habang sinusubukan niyang kumuha ng inasnan na isda. Sinubukan ng mga kaibigan ni Jong-gun na pigilan si Doki, ngunit hindi nila kayang pantayan ang kanyang lakas at kakayahan. Naiinis si Jokhan dahil hindi niya makontakt si Jong-gun sa telepono. Napagtanto niyang kailangan nilang maibalik ng mabilis ang isda o kailangan nilang bayaran si Doki para dito. Para lalo pang takutin si Jong-gun, ginapos siya ni Doki at nagsimula ng nakakatakot na laro ng baseball malapit sa kanya.
Habang nangyayari ito, nakipag-ugnayan si Jokhan kay Doki, umaasa ng kaunting pagbabago tungkol sa paghahatid ng isda. Si Doki ay nagbibigay sa kanila ng isang araw na lang para tuparin ang kasunduan o harapin ang mga kahihinatnan. Sa pagtatangkang lutasin ang kanyang problema sa isda, nag-online si Jokhan at sa kabutihang palad, nakadiskubre siya ng ad mula kay Goyen na nagbebenta ng inasnan na isda. Nakipag-ugnayan siya sa kanya, umaasa ng mabilis na deal. Samantala, ipinagpatuloy ni Doki ang kanyang nakakabagabag na larong baseball, naghahagis ng mga pitch malapit sa isang natatakot na Jonggun, bago tuluyang iniwan siyang medyo nanginginig. Bumalik sa bahay ni Songchul, ginuginitan ni Maria ang kanyang panahon sa ampunan. Naaalala niya kung paano pinarusahan ng ilan sa mga mabait na bata dahil sa pagtatangkang sorpresahin siya ng mga regalo sa kaarawan niya. Pero ang regalong iyon na sinira ni Jokhan at ng kanyang kasama. Sa wakas ng makitang nalulungkot si Maria, ang nagmamalasakit na si Songchul ay nag-aalok ng muling pagsasama-sama at nag-imbita sa kanya na dalhin ang mga batang ulila sa kanyang tahanan para sa isang nakapagpapasiglang pagtitipon. Si Jokhan, sa pag-aakalang nakagawa siya ng malaking marka sa pamamagitan ng pagkuha ng inasnan na isda mula sa dalawang disguise na nagbebenta, si Napkyonggo at Jinyun, ay nagulat ng makasalubong niya ang isang lalaking nagpapanggap na nagnakaw ng kanyang isda. Galit na galit, hinarap ni Jokhan ang magnanakaw at tinanggal ang kanyang maskara. Inihayag niya sa kanya na siya talaga ang nagnanakaw sa kanya. Walang sino mang umatras, buong pusong ipinahayag ni Doki ang kanyang hindi pag-aproba kung paano minamaltrato ni Jokhan ang mga taong may kapansanan. Lumalaki ang argumento, at nagtapos ito na nawala ng malay si Jokhan at inilagay sa loob ng isang malaking lalagyan na ipinasa ni Doki sa ilan sa mga kasama ni Songmi. Sinubukan ni Songmi na kumbinsihin si Doki na sumali sa kanyang panig na tinutukso siya sa isang malaking sweldo. Gayunpaman, si Doki ay nananatiling matatag at hindi sumasang-ayon. Samantala, pabalik sa kanilang home base, abala si Songchul sa pagbibilang ng kanilang mga kita. Napagpasyahan niya na pinakamahusay na ibahagi ang kanilang mga kita sa mga manggagawang may kapansanan na minamaltrato ni Jokhan. Sa ibang tala, ang pagawaan ng isda ay nasa ilalim na ngayon ng bagong pamamahala. Si Doki, habang pinag-iisipan ang kanyang susunod na hakbang, ay naalala ang alok ni Songmi na sumama sa kanya, habang sinusubukan din ni Songchul na hikayatin siya na sumali sa kanyang misyon laban sa mga gumagawa ng masama. Nalilito si Doki kung sino ang pipiliin niya. Pero sa huli, pinili niya ang isang mas simpleng buhay. At yun ay ang pagmamaneho ng taxi. Si Maria, ay nakahanap din ng kasiyahan sa pamumuhay niya kasama ang kanyang mga kaibigang may kapansanan. Isang nakakabagbag damdaming sandali ang nagbubukas kapag binisita ng mga bata mula sa orphanage si Maria, na nagdadala sa kanya ng napakalaking kagalakan at pasasalamat. Nagbigay siya ng taus-pusong pasasalamat sa taxi driver na naging daan upang makalaya siya sa pang-aabuso at pang-mamaltrato ng mga amo niya. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.